LeBron inamin na hindi ang seeding sa playoffs ang kanyang priority at referee umami na sa controversial na ending sa laban ng Clippers at Sixers. Yan ang pag-uusapan natin pero bago yan, pakilike mo naman ang ating video. Nakuha ng Lakers ang kanilang ikalimang sunod-sunod na panalo nang talunin nila kanina ang Memphis Grizzlies score na 124-136. Mula siyempre yan sa monster performance ni Rui Hachimura na may 32 points, 10 rebounds at napakainit sa labas kung saan gumawa siya ng 7 three-pointer. Samantala, si LeBron James na hindi nakapaglaro versus Milwaukee Bucks ay nakapagtala ng triple-double. Gumawa siya ng 23 points, 14 rebounds at 12 assists. Samahan pa yan ng 23 points at 5 three-pointer nitong si D'Angelo Russell. 7 player ng Lakers ang nakapagtala ng double figure. Si Anthony Davis naman na sobrang nababal sa laro versus Milwaukee Bucks at iniinda ang kanyang tuhod ay hindi nakapaglaro versus Memphis Grizzlies. Pero walang problema dahil nakuha pa rin talaga ng Lakers ang panalo. Sa ngayon, mayroong 41-32 win-loss record ang Lakers at sila ay hindi pa rin gumagalaw sa number 9 seed dito sa Western Conference. Pinuri naman ni LeBron James itong si Rui Hachimura na talagang malaking bagay daw para sa kanila, lalo na ang kakayahan nitong i-spread ang floor para sa team. Hindi naman inaalala ni LeBron James ang kanilang seeding sa West. Ando na daw sila kung asaan sila at ang kanyang priority ay ang kanyang kalusugan. Hindi lang daw sa kanya kundi sa buong team. Sinabi niya rin na lagi siyang nakabantay sa kanyang knee injury kung paano ito magre-react at gusto niyang protektahan ang kanyang kalusugan kaya ito ang kanyang rason kung bakit hindi siya nakapaglaro versus Milwaukee Bucks. Malaking bagay talaga na maging fresh at walang injury si LeBron James sa pagdating ng playoffs dahil siya ang magtitimo ng team na muling makakuha ng kampiyonato. Hindi naman pumabor sa Lakers ang pagkapanalo ng Phoenix Suns kanina versus Denver Nuggets. Kaya biglang angat sa 7 seed ang Phoenix Suns at bagsak naman ang Kings sa number 8. May 9 games pa ang natitira para sa Lakers kaya pwede pang magbago ang kanilang standing. Kung hindi man sila makaabot sa number 6, okay lang na umabot sa number 7 o kaya number 8. At least twice to beat sila pagdating ng play-in tournament. Naging controversial naman ang ending ng laban ng Sixers at Clippers. Sa fourth quarter kasi, lamang ang Clippers ng isa. Dito sa Sixers, 108-107 na may 5.1 seconds na natitira sa orasan at jump ball sila dito sa center court. Panalo ang Sixers sa jump ball at nakuha ni Kelly Oubre Jr. ang bola at nag-drive siya to the basket at humarang naman itong si Paul George para i-contest ang kanyang tira. Pero walang foul na tinawag ang referee kahit na bumagsak itong si Kelly Oubre Jr. Naniniwala si Kelly Oubre at Nick Nurse na nag-commit ng foul itong si PG-13 kaya naman galit na galit sila sa referee at halos sugurin na nila itong mga amigo. Ayon naman sa referee, vertical daw ang laging talon ni Paul George kaya naman hindi niya ito tinawagan ng foul. Kung i-check natin, medyo patagilid ang talon ni Paul George. Ayon naman sa report, inamin ng referee matapos i-review ang play na dapat daw ay tinawagan ng foul itong si Paul George at may pagkakataon sanang maipanalo ng Sixers ang laban o kaya umabot man lang dito sa overtime. Pero ganun pa man, kahit nasabihin pa nilang may foul, ay hindi na rin talaga mababago pa ang outcome ng laro dahil tapos na ito, mga amigo.